Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ito po muli yung Coach Spin Master Daniel Couso. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ayan, St. Louis Rapid and Blitz 2022, nasa Blitz event pa rin tayo, round number 5 na. Ang game po na to ay laban ng Dominguez Perez versus Yanne Pomiachi. Sobrang ganda po na kombinasyon, napapakawalan dito. Ano po ba yun? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Dominguez, nag-E4, and Nepomiachi, C5, Sicilian. Ayan, so exciting ito. Nag-Knight F3, E6 lang, D4, C takes D4, Knight takes D4, Knight C6. So, time maneuveration sa Sicilian ito, no? Nag-Knight C3, A6 lang, Bishop E3 develop, Queen C7. Eh, matypical po na development yan sa time maneuve. Nag-Queen F3, B5. Pagka B5, Knight take C6, Queen take C6, castling lang. Bishop B7, Queen G3. Ayan o, hindi po pinapalabas yung Bishop po. Anyway, dito po, ang ginawa ni Nepo, nag-Rook C8 eh. Ibalik ko lang po, no? May sinasuggest kasi dito ang tira, i-B4 na lang daw eh. B4. Ang problema kasi ng B4, medyo nakakailang siguro yung Knight D5. Magsasacrifice po. Pagka Knight D5 kasi, tinikman mo yan, ponte, saan pupunta yung Reyna? No? Example, nag-Queen G6, sinahamon, medyo gugulo po eh. May mga idea po ng mga Queen E5 check. O, saan ka pupunta ngayon? Pag hinarang mo, tutulakan ka. And so, sa Blitz game po, medyo nakakatakot to, no? Hindi ganun kadali laruin. Kaya ang pinili po, eh, nag-Rook C8, simple lang. Pagka-Rook C8, nag-Bishop D3 develop, and then dito, Knight F6 nangyari na before, pero Nepomiachi, tumira po ng novelty B4. Nag-B4 na po siya. Pagka B4, nag-Knight E2. Ayun. Anong pinakaiba dito kung magna-Knight D5 ka? Pagka Knight D5 po kasi, walang threat. Dahil pagkakain, takes, titiraan ka na lang po ng mga Queen takes D5. Dahil naharangan po yung Bishop eh. So, hindi na ubra yun. Kaya nga ang ginawa po, nag-Knight lang po sa may E2. Pagka Knight E2, Knight F6 develop, F3 dinepensahan po yung E4, H5. Agresibo, no? Pagka H5, H4, G6, ayun. So, pagka G6 po, Bishop D4, pinin yung kabayo, Bishop G7, nag-Knight F4, Queen C7, pinin yung kabayo po sa F4, oh. Pagka pin po sa kabayo F4, nag-King B1 lang. And eto na po, napakaganda ng tinira dito ni Nepo. Very interesting, nag-sacrifice. Antindi ng sacrifice, eto yung ginawa niyo. Knight takes E4, binigay yung kabayo. Binigay din yun. Kaso hangin kasi ito, di ba? Eh, ang tanong, wala bang Bishop takes E4 para madepensahan yung Bishop? Meron. Yun po yung ginawa, no? Ang problema sa Bishop takes E4, pagkatira po ng Bishop takes D4, o, eto ngayon, no? Hindi ka makapag-Rook takes D4 dito. Bakit po? Kasi meron Bishop takes E4. Pag kinain mo yung E4, whatever piece, magkakaroon ng Queen takes C2, mati sa C1. Yun ang threat. Kaya nga, ang ginawa po dito ni Nepo, instead of taking right away, nag-Bishop G6 eh. O, diba? Kasi pagka Bishop G6, mag-pawn takes ka dyan, magkakaroon ng Queen takes, depensado na, and then once the King move away, pwede na pong tikman ito pong Bishop. Kasi depensado na nga yung C2. Okay? Kaya ang ginawa ni Nepo dito, hindi niya kinain yung G6. Ang ginawa niya, Bishop E5. Ayun, nakapin po. Nakapin. So, may threat at hindi madepensahan. Kaya napilitan dito si Dominguez, Bishop takes F7, King takes F7, at sabi, lamang na po dito yung team. Pero hindi pa madali, no? Nag-Queen G6 check yan. Tumakbo lang yan sa F8. And then, G3, dinepensahan yung kabayo. So, pagkatira po ng G3, nag-rook G8. Queen H7 lang, rook G7, inatake po ang reyna, nag-knight G6, kinain lang po yan, rook takes G6. Queen takes G6. At kung mapapansin niyo po, ang naging ending, dalawang bishop ang kapalit ng ture. Ang ginawa dito, dumepensa lang, Bishop G7, simple lang, umatras lang. Nag-rook HE1, King G8 lang. Ayun, tumatakbo sa kabilang side para wala na talaga mga check. Nag-rook D2, Bishop takes F3 lang.
Pagka bishop takes f3, nag-rook f1, queen c6, dinipensahan lang po yung bishop eh. With the threat of bishop e4. Ang ginawa, nag-rook f dito, aba, pina-bishop e4 lang. Pina-bishop e4 lang, no? Kasi pag ikaw, nag-bishop e4 ka agad-agad dito, titirahan ka lang po ng queen f7. Ayan. So, pagka queen f7, king h8 ka, queen takes h5. Ayun. So, medyo may panggulo-gulo. Winning pa rin naman, may bishop h7, pero medyo gugulo-gulo. Kaya ang ginawa ni Nepo, eh, pinabayaan lang yan eh. Ang ginawa, oh, queen e4, finersa ang palit ng reyna. Kasi nga, pag kinain mo yan, kain dito, ayan oh. Tapos, pero bishop ang lalakas. May passpawn pa dito. So, winning na. Ang ginawa, nag-queen g5, umiwas. After queen g5, bishop e2 lang. Atakado yung tore. Ang trip pa niyan, hinarangan po ito eh. Para may queen takes. Kaya ginawa, rook c1. Pagka rook c1, napakagandang tira. Queen d4, ayun. Tapos ang labada. Bakit po? May threat ng matis sa b2. May threat din sa f2. Napilitan na lang mag-resign kasi dalawang bishop mang magiging laman. So losing na yun. At dahil doon po, no, panalo si Nepo, at kahit papano humahabol pa yan sa standing, no. After round number 5, leading pa rin po si Alireza with 1.5 ahead sa sumusunod sa kanya na si MBL. Tapos sila Jeffrey Chong and Nepo na. Ayun. So anyway, mahaba-haba pa po. Meron pa pong 13 games na nalalabi. Abangan nyo po yung mga susunod na video natin. Marami pong salamat. Muli, ito po yung Coach Pino Master Daniel Causo. Hanggang sa muli po pagkikita. God bless po. Bye-bye.